Tignan niyo mga tipiters kung saan ako nakatongtong ngayon. Tingnan niyo, tingnan niyo. Yes. Glass. Ito yung glass bridge nila. Nakakatakot sa una, pero masasanay ka din. Hey there, poor traveler! Nandito na kami ngayon sa Bali! First time kong kabalik ng Bali in so many years. Well, in so many years. So maaga yung flight namin. Super aga. 3:40 a.m. yung alis namin from Naiya Terminal 3. Dumating kami ng airport at 12:30 a.m. So 2.5 hours kaming maaga. Kasi ayaw namin matrap sa any lines like sa immigration or sa mga check-in counters. But anyways, dumating naman kami dito on time. Maaga pa nga na 10 minutes eh. Nakatulog ako ng diretso sa flight, which is miracle kasi never nangyari yun. Time check, it's 9 a.m. here. Nakakuha na kami ng SIM card. And nagbook kami ng SIM card namin via Klook. Kailangan mo lang siyang kunin dito sa XL Axiata. Yung pangalan ng store kung saan mo pipitapin yung SIM card. And sila na din yung magsiset up for you. Kasi medyo complicated yung pag-set up, pag-register ng SIM card. So mas mabuti na sila na yung gumawa. Nakapag-withdraw na kami ng pera. So nag-withdraw kami ng pera sa may BNI. Yun yung kasi yung central bank ng Indonesia. And imi-meet namin yung driver dito sa Klook Airport Transfer Meeting Point. Initay lang namin yung driver namin. Siya yung maghahatid sa amin hanggang Ubud. And nirentahan na namin yun for whole day. Kaya marami na aming pupuntahan today pa lang, day 1 pa lang, diretsyong ano na kami, tour na. So bakit kami nagdiretso tour na? Una kasi maagang arrival flight ng Cebu Pacific dito sa Bali. Around 8 a.m. yung arrival. Pero 9 a.m. na rin kami halos nakalabas kasi ang laki ng airport nila and nag-pick up pa kami ng bags and SIM card. So since 3 p.m. pa ang check-in namin sa hotel namin sa Ubud, mas maganda na diretsyo tour na kami. Also, kasi ang laki ng tipid kung diretso tour na. Kasi ito, sinabihan kami ng mga kakilala namin dito na mahirap yung public transportation palabas ng airport. So mas okay na may book na transfer. Ang transfer from airport to Ubud kung nasaan ang hotel namin ay lagpas 1,000 pesos one way. Pero ang tour na may kasamang driver and pwede ang airport pickup ay 1,488 pesos lang. Good for up to 3 persons and good for up to 6 hours. So nasa 500 pesos lang ang dinagdag namin pero may service na kami for 6 hours. May option din na 10 hours, nasa 2,000 pesos naman yun. Pero vehicle yun ha, hindi per person. Pero sakto na yung 6 hours lang. Kasi from 9 a.m. to 3 p.m. na hotel check-in, 6 hours yun. With driver na rin yun ha. Binook namin to sa Klook. And kung pabali rin kayo, doon na rin kayo mag-book ng tours and hotels. And kung gusto nyo ng discount, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos off. And you can use that promo code twice. Ilagay namin yung mga links ng mga tours and hotel na binook namin sa description and pinned comment. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe. By clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications pa sa aming mga future uploads. So dumating na yung driver namin, si Manong Ketot, super bait. Maano siya? Maaliwalas. Yung face niya, laging nakangiti. Diretso na kami sa aming first stop, which is kain. Thank you.
first order of business is kain agad dito sa Warong Makbeng. In order namin is yung pinakasikat nilang menu set. May kasama ng kanin, yung super sarap nilang fried fish with their sweet and sour sauce, and yung spicy and herby na fish head soup. Super na-enjoy namin yung early lunch namin. Nabusog and na-satisfy talagang appetite namin. So don't worry guys, gagawa kami ng mas detailed na where to eat video in Bali. So don't forget to subscribe para hindi nyo ma-miss out yon. Asa, aromatic, bangtag. Parang kating lang, tapos may magbaburong naman. Siyempre dahil busog, naglakad and nagpicture na muna kami sa Sun or Sunrise Beach, nakatabi lang ng Warong Makbeng. Perfect yung weather for a swim pero hindi ready ang outfitan ko for today's video kaya hanggang aura-aura na lang muna. Our next stop is Blangsinga Glass Bridge. Need mo na magsuot ng shoe cover para hindi magasgasan yung glass bridge. Pero super kakaba dito sa bridge na to nung una. Lalo na pagtitingin ka sa baba. Pero eventually, nasanay na din kami. Nakakatakot siya. Hindi ako tumitingin sa baba kasi glass yung tinatapakan namin ngayon. Nakakaba lang kasi medyo malakas yung hangin kaya gumagalaw yung bridge. Ito kami sa next stop namin, Teganungan Waterfall. So accessible to dun sa glass bridge. May option din kayo na diretso na kayo dito. Nasa 20,000 rupiah yung ticket per person. Nasa baba yung waterfall. May ilang meters din na pababa, may mga spots along the trail na pwede kayo magpa-picture. Pwede rin kayong maligo sa waterfall area. I suggest na dala na lang kayo ng extra damit just in case may plano kayong maligo. Ayan, pagod ang person kasi hindi umakyat pabalik. Next stop namin is dito sa Monkey Forest and nandito na kami sa Ubud.
So ticket price dito is 80,000 rupiah for adults and 60,000 rupiah for foreigners. So madaming monkeys na nakapaligid and may mga guidelines dito kung paano maiwasan yung panghahablot ng mga or mang-away sila. So isayin is huwag makipag eye to eye contact, huwag magdala ng mga plastic bags kasi nangahablot sila, aawayin ka talaga nila. Eh buti naman dito may mga tagasaway, may mga nagbabantay, alam nila kung may mga tuso ng mga unggoy na gustong kumuha ng mga gamit niya. Mga ibang activities dito is yun, may mga nagpapapicture sa monkey, yung monkey selfie. So may mga gagawa naman for you, may mga tagabantay naman dito na pwedeng kumuha for you. Buti na lang ito na yung parang pinaka last stop namin bago kami dumiretso ng hotel. So medyo lilim, forest talaga, kaya hindi na mainit presko. Tapos din kami sa itinerary namin for today. Nandito na kami sa Ari Cottages. And sobrang laki ng room. Feel na feel namin yung pagka-Bali. Wow! And yung labas ng room. Ayan. Tapos ayan, may pool. Ang cute. Maliit lang yung resort. Tapos may kasama na palang breakfast to and parang snack. So i-deliver siya dito sa cottage namin. So yun naman yung quick tour namin sa inyo. Pahinga na muna kami and then later, dinner! Ang specialty nila is yung pork ribs nila na super sarap. Yung na-try namin to, yung ribs sambal mata complete. So yun, may ano siya. Yung pork ribs na yun, parang may special glaze nila. Tapos may sambal na kasama. Super sarap. Another twist sa pork ribs. Tapos, si Oshaman, in order kanina is mi goreng ketchup blanc. So, ano siya? Fried yellow egg noodles na may kasamang gulay and egg with chicken G. Tapos, umorder rin kami ng mushroom chips. Masarap ng mushroom chips. Tapos, umorder kami ng mga drinks namin. Mango mint iced tea, yung in-order ko. Si Yosh naman, purple mojito. Lasa lang siyang mojito, kulay lang siyang purple. Yun, finally natapos na yung araw na to. Hindi pa nga, from airport. Diretso na kami ng tour sa mga pinuntahan namin today. Dami. And yung last stop nga namin kanina is dinner. Kita nyo naman, oiling-oily na ako. Tipak na diligo. And ang dami namin plano kanina. Gagawa kami ng balak pa namin gumawa ng TikTok. Tapos mag-upload ng kung ano. Ayun. Ending, nakatulog ako kanina. Pagdating dito ng mga 4:30. Ayun, bagsak na. Super pagod. Pero worth it naman. Tapos, yun pala, ang bait ni Katot, ano lang siya, parang nakasmile palagi, papatawa, tapos maingat siyang mag-drive. Fairness naman, yung important. Grabe dito sa Ubud. Ubud ng sikip yung mga kalsada nila. Ubud ng traffic. Ayun, isang pa yun. Tapos, ubud ng kahirap lakarin ng mga kalsada nila kasi parang napaka-slopey nung terrain. Akyat baba, akyat baba. Tapos may mga parts na wala talagang pavement. Walang lakaran ng mga tao. So, kaya kami, naglalakad kami dun sa opposite side ng sasakyan para makita namin. Yung mga sasakyan na po parating, yun, makaiwas kami. Tapos yun,
observation ko lang din, maraming ano, parang if ever may mga pavement, may mga parts na butas. So, ibig sabihin, parang pag madilim, naglalakad kayo, parang kailangan doble ingat, tinitignan talaga yung nilalakaran kasi baka bilang ma-shoot na lang kayo dun sa kanal. Ano yung mga buildings? Walang ano dito, matataas na structures. Pero super dense nung ubod. Parang dikit-dikit yung mga bahay, yung mga establishments. Tapos buhay na buhay yung lugar. Lalo pag, ano, pag mga rush hour. Kasi kanina super traffic. Anyways, yun lang guys for now. Bukas, another tour na naman kami. O siya, liligo na muna ako. See you tomorrow. Bye-bye!